Personal na nakiusap ang MMDA sa mga motorcycle taxi companies para sawayin ang mga pasaway at kamote nilang rider. Kabilang din daw dyan yung mga tumatambay sa ilalim ng flyover at overpass tuwing umuulan. At live mula sa EDSA Reliance Mandaluyong, nasa frontline ang balitang yan si Gio Robles. Gio, anong sabi ng mga motorcycle groups? Julius, wala namang angal ang mga leader ng food delivery at ride-hailing firm sa pakiusap ng MMDA na higpitan ang kanilang mga rider. Yun nga lang, wala pa rin masisilungan ang mga rider kapag umuulan dahil nagkaroon ng mga issue sa pag-uusap ng MMDA sa mga gasolinahan sa EDSA. Para maiwasan ang mga aksidente at mabawasan ang mga kamote rider sa daan, mismong si MMDA Chairman Romando Artes ang nakiusap sa mga food delivery at ride-hailing company na disiplinahin ang kanilang mga partner rider. Hinimok rin ni Artes sa mga kumpanya na patawan ng dagdag na parusa ang mga pasaway na rider. Ang ipapakiusap ko po sana sa inyo, pwede po kaya na i-screen grab namin ito or i-video namin. Then pag nakita po namin na rider ninyo, papadala po namin sa inyo. Para kayo po muna ang magdisiplina habang suspended po yung NCAP. Suportado ng mga kumpanya ang panawagan ng MMDA. Re-reinforce po namin yung reminder sa mga drivers. And siguro yung Sorry ha, pero this will not be effective ha. Hindi talaga magiging effective yan. Yung screenshot, papadala nyo lang sa kanila, tapos sisitahin lang nila. Tatawanan lang sila nun. Sorry ah. That is something na isang malaking walang kwentang pulisiya. Kung sakasakali lang. Kaya nga alam mo, ako talaga, until now, gusto ko pa rin sana maibalik yung NCAP. Kasi pag wala talagang NCAP, yung no contact apprehension, sana. Kasi ngayon, wala susunod dyan. At ang alam mo, kawaw, isipin nyo to ha, ang sabi nila, MMDA, sisitahin daw nila yung mga titigil na rider. Ako, I cannot imagine. Pwedeng mag-cause ng gulo yun. Honestly, nakakatakot for an MMDA. Kasi yung rider na yan, hindi naman yan pag umulan. Ako kahit ako nakikita ako yan eh. Rider ako, nangyayari sa akin yan. Pero ako wala akong pakialam, okay lang akong mabasa. Kasi nga, pauwi naman na. Diba? Kasi ito mga to, hindi ho sila pauwi, magtatrabaho pa sila. Normal na talagang titigil sila. Am I saying it's correct? No, it's not correct. Pero kukuyugin, tama ka Garski, kukuyugin yung mga MMDA. Kawawa na naman yung MMDA dyan. Sisitay nila, titikita nila, lahat ng titigil doon. Gulo yan. And ako ha, hindi ko sinasabing tama yung gagawin ng mga rider na manggugulo sila, hindi sila susunod ha. Hindi yun ang point ko. Pero nakakatakot. Para sa MMDA na ilan sila, tatlo? Tapos against how many? Hindi lang 10 ang nandoon. Mahigit 15, 30. Kayang, pag nagtumpulan na yan, yung talagang bumuhusang ulan, hindi nyo na mapipigilan yan. Maniwala ko kayo sa akin, hindi nyo mapipigilan yan. Unless lang talaga may balik yung NCAP, kasi matik na yun, makikita nyo na yung mga plate number. Pero hindi eh. Kailangan, sorry MMDA ah, kailangan gumawa kayo ng ibang paraan. I am for your discipline na hindi dapat, ako naniniwala na hindi dapat tumigil doon ang mga rider. Okay, ako naniniwala. Bakit? Una-una sa gabal talaga kayo sa kalsada. Hindi lang ng sarili ninyo mga motor. Alam nyo ba, hindi lang naman yung mga kotse na sasagabal nila. Kahit yung mga nagmumotor, nagbabike, sagabal sila doon pag tumigil sila. Okay? Kaya hindi tama yon. Pero at the same time, kailangan nila masolusyonan yan. Sana lang, ako, pakiusap ko lang sa mga rider. Kung alam nyo ng madilim, okay? Kung alam nyo ng medyo uulan, sana magsuot na ho tayo kaagad. Kaya lang kasi alam ko na kaagad ang reasoning nila eh. Sasabihin nila mainit. Totoo naman, mainit talaga yung parang tarpaulin. Hindi kaya yan ng simpleng ano, yung lakas ng ulan. Hindi kaya yan ng jacket lang na jacket. Kailangan talaga yung ano eh, yung matinding balot. Eh pagka ganun, at saka mahal po yung ano eh, yung jacket, yung totoong jacket na waterproof, ang mahal-mahal po nun. So, ang mga mura lang dyan,
eh yung mga raincoat na ang kapal-kapal para talaga effective, hindi ho nila susuotin yun. Kaya the MMDA should do something about it. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin, pero maniwala ako kayo, hindi effective yung pagsasabihan lang sila ng kanilang mga boss. Imposible. Refresher trainings po, baka minsan nakakalimutan na po nila. Umabot na sa higit 13,000 ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motor sa Metro Manila ngayong taon. Posibleng makadagdag daw dyan ayon sa MMDA ang pagsilong at pagtambay ng mga rider sa ilalim ng overpass at flyover tuwing umuulan. Kaya sa August 1, babantayan na raw ng MMDA ang ilalim ng mga footbridge, flyover at... Ang magandang gawin dyan, ako, suggestion ko kung talagang ano, ewan ko kung kakayanin. Baka maireklamo na naman sa Supreme Court yan. Dapat ang mag-penalty, Angkas, Grab, o Move It, o Joyride, sila ang mag-penalty, magbayad sa MMDA. Pag nakita nila, itong plate number na to, nakarehistro ito sa pangalan ng Angkas. Yun ang irehistro nila. Ay, yun ang penalty nila. Kaya lang, mukhang malabo kasi parang papasok na naman sa NCAP yan, di ba? Maging underpass. Pagmumultahin ng 500 pesos ang mga mahuhuling nakaharang sa daan. Hindi, kaya nga, alam mo, maganda, bigyan din ng halaga mga riders kahit masilungan lang para, yun na nga, actually kasi hindi daw pumayag yung mga gasoline station. Kasi pag naglagay daw sila ng tent tarpaulin doon, maaabirya naman yung mga gustong magpagas doon during the time na nag-stay yung mga haharangan nila yan. Sigurado yun. Una nang binatikos ni One Rider Partylist Representative Bonifacio Busita na anti-poor at... Ang hindi ko maintindihan dito sa sinasabi ni Busita, sana may paliwanag niya. Hindi ko alam kung saan ha, siguro. Baka makaalam ni Models of Manila since kaibigan niya yun. Bakit naman naging anti-poor kung... ipipenalty mo yung hindi sumusunod sa batas? Bakit? Bakit anti-poor? Hindi ko gets. Sorry ah. Dahil okay lang na hindi na sila sumunod at makaharang sila sa kalsada. Okay lang yun? Paano naging anti-poor yun? Sorry ah. Pasensya na. Hindi ko talaga alam kung anong argument niya dito bakit naging anti-poor ang ipenalty ang hindi sumunod sa batas. Discriminatory ang balak na multa ng MMDA sa riders. Pero paglilinaw ni Artes, hindi naman bawal huminto sa... Ako, baka pwedeng gawin ng doon sa dito sa loob. Gawan siguro ng pwede silang pumasok doon sa loob. Lagyan ng specific area. Hindi ko alam eh. Sana gawa ng paraan. Mga flyover para magsuot ng kapote. Ang sinisi... Sabi nitong ito ni Justino, basta poor exempted, yan ang mentality ng Pinoy. Ayun. Tatalaga nila ay yung mga nakahinto at nakahambalang nasa kalsada. May hirit naman si Arte sa mga rider na walang dalang kapote kapag bumabiyahe. Sana po yung kamote na lang ang iwan sa kanilang mga bahay at yung kapote po ay dalin po sana nila. Ay, grabe. Sana po... Sana daw po eh yung kapote dalhin, yung kamote iwan na sa bahay. Sana nga. Hindi, sana nga, totoo. Pero hindi ko talaga alam. Personally, hati ang puso ko dyan. Bilang isang rider, hati ako eh. Kasi I know what it feels na umulan. Hindi biro. Mahirap talaga, tapos kailangan mo talagang huminto, lalo na ikaw ay magtatrabaho pa the whole day. Eh yung ulan, hindi naman yan gabi lang na dumarating. Yung magtatrabaho ka pa, di ba? Kaya hati ako, hindi ko alam eh. May problema tayo, dapat solusyonan. Sana MMDA, since kayo naman na nakatoka dyan, double time kayo, hindi lang basta penalty. Kasi tama nga naman, minsan kung puro penalty lang, kawawa naman yung mga rider natin. Pero sana naman doon sa mga rider natin, konting disiplina din siguro. Sa akin ha, kawawa na. Kasi kung haharangan nyo talaga, nangyayari yan sa EDSA. Talaga doon na sila tapos
Alam mo kung ano na nadadaanan ng tao? Ng sasakyan? Yung busway na lang at saka isa pa. Kaya bantakin mo traffic nun. Ganun sa Pilipinas. Diba? Anyway, sana matingnan yan.